pumasok muna sa delivery services ang dating mga angkas rider na noon ay kumikita ng 2,000 pataas. Sa ngayon ay 500 nung sa ano ma'am, na lang. GCQ, mas okay po yung kita mo kasi yung mga tao po hindi nakakalabas. Nung nag-GCQ na po, medyo humina po kasi yung iba po, nakakapaglabas na. Lalabas kami ng 8 a.m. hanggang 5 p.m. So, mahigit 3,000 o 2,000 ang kinikita namin, ma'am. Ngayon, mga 500, pahirapan na yun. Bayan sila ng loob ng naglabas ng prototype ang angkas. Sana po maaproban po. Subukan din natin niya, ma'am, kung ano po yung magiging resulta. Ang prototype ay may shield sa likodan ng driver. Nandoon din nakakabit ang hawakan ng pasahero. At limitado lang ang takbo nito sa 60 km per hour. Apart from it stopping the transmission or reducing the transmission of the virus through the, you know, through the pag-coughing po or sneezing, ang problema, ang importante din po is hindi rin po to maging sagabal sa mismong pagmomotor, no? And in the event of an accident, pag tumilapon po o nabangga po yung motor, tumilapon yung mga pasahero, yung mga tao sa motor, hindi po siya maging additional danger. Gayun din ang Joyride. Naglabas sila ng sarili nilang disenyo na tatawagin nilang kasundo uniform na magbubukod sa driver at sa pasahero. Ayat nila na magdala ng sariling helmet ang pasahero. Compare sa angkas, mas costly kasi yung ano yung carpool. So kung yun, nagka-carpool kasi kami minsan. And minsan mahirap din mag-book sa kanila. Eh yung mga angkas, pag nag-book ka, mayroon na kagad. Kung ganyan naman okay din kasi makakatulong din sa amin. Kasi mas mahirap pag sa MRT kasi kahit sabihin mong social distancing, mas mahirap mag-commute pag ganito eh. Hindi tulad ng ganyan, mas mabilis. Ngunit sabi ng DOTR, nagtapos na raw ito ang trial period noong Abril. Nagsumite na raw sila ng rekomendasyon sa House of Representative at hinihintay na lang ang kanilang aksyon na kung papayagan ito ng Kongreso. Sana ay maaprubahan na nang sa gayon ay makapaghanap buhay na ng maayos ang ating mga kasamang rider. Naglabas din ng sariling disenyo ang motorcycle taxi ng Cebu. Sana ito ay maaprubahan na. Hihintayin na lang natin na maaprubahan ng Kongreso at magawan ng batas ang mga motorcycle taxi na para tuluyang makapamasada.